Kamusta mga ka-review? Welcome back ulit dito sa Unboxing Simulator. At sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko babaklesin itong Combat Master Taran Tactical Q7 Pellet Gun. So napakasimple lang niyang buksan mga loves. At bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa ating mga fellow ka-reviews na nagpapa-shoutout. Shoutout sa inyo mga lods at maraming salamat pa rin sa walang sama pagsusuporta sa channel na to. Ayan. So, para simulan natin mga lods, hanapin muna natin itong mga metal rods nya. Eto. Eto. At meron pang isang rod mga lods. Ayan. Hanggang dito. Ayan. So, kumuha tayo ng isang metal rod din mga lods. Eto. Allen key, yung ginagamit ko. Or eto, medyo makapal na nagfi-fit in sa mga metal rod niya dito mga lods. Ayan. So, eto napakanipis. Eto na lang. Nagfi-fit in. So, unahin muna natin ang kanyang magazine mga lods. Try natin itong buksan kasi napakadali lang. Tingnan natin anong meron sa loob. So, kuha lang ng screwdriver. At, ayan, ikutin lang to. Tapos, mabubuksan na yan mga lods. Pero, tanggalin muna natin to mga lods, itong kanyang lock dito. Push lang natin to dito. Ayan. Ayan. Eto, natanggal ko na. So, dahan-dahan lang natin buksan para hindi tumilapon tong part nito dito. Ayan. Uy, tumilapon lang dito sa likuran. Ganito nga pala siya sa loob mga lods. Grabe. Eto. At eto. Ayan. So, kung napapansin yung mga lods, meron siyang metal na pampabigat dito. Kaya siya mabigat. At eto nga yung sinasabi ko na maraming bibis ang nailalagay natin dito kasi napakahaba ng kanyang lalagyan ng mabibis mga lods. Ayan, hanggang dito. So, mga nasa around 19 to 20 bibis ang nailalagay kapag precision BBs yung ginagamit natin, yung mga kulay puti at makikinis na pellet. Ganito nga pala ang pagbalik nito mga lods. Itong pakpak niya to dito dapat naka-align yan sa linya na to dito. Ayan, para lumabas yan, lalabas yan dyan mga lods. Ayan, kasi yan kasi yung nagtitrigger ng kanyang slide lock. Kapag wala yan dyan, hindi mag-slide lock yung laruan natin kapag wala ng BBs. Ayan, dapat nakaganyan yan. So, takpan lang natin. Ayan. At balik natin tong spring. Tapos eto, gamitin natin tong guide niya mga lods. Ayan. Tapos push natin. Ayan, napakadali na lang. Tapos meron tong lock mga lods or pakpak. Eto. Ayan. Ang paglagay na eto mga lods para mag-lock siya sa part na to dito is dapat nakaganito. Hindi nakaganyan or nakaganyan. Dapat nakaganito. So, push natin. Tapos, buksan lang natin ng kaunti. Ayan. Tapos, eto, ilock na natin. Paalala ko nga lang pala mga lods, dapat maayos yung pagkahawak natin sa kanyang spring. Kasi kapag hindi, ang nangyayari, titilapon tong spring. At eto, tumilapon nga ito kanina. At nahirapan akong hanapin. Tas black pa yung kulay. Tas itagilid na natin para ma-lock natin yung pakpak. Ayan. Tumagilid na dito sa right side yung pakpak mga lods. So, sirado. Ayan. Nakatagilid na. Ibig sabihin yan mga lods, nakalock na yung holder ng spring natin. Ayan. Nakalock na siya. At hindi na titilapon yung mga parts. So, tapos na tayo sa pagbaklas ng kanyang magazine.
At dito naman tayo sa buong katawan ng laruan, mga lods. So, ang ginagawa ko, mga lods, is kumukuha ako ng parang ganito na bagay. Ayan. Para may space dito sa part na to dito. At nilalagay ko yung laruan ng paganyan. So, ang purpose niyan is para magkaroon ng space sa gitna para tatagos dun yung rod, mga lods. Eto, yung metal rod. So, eto. Ayan. Tapos, pinupukpok ko lang ng mahina. Eto. Dahan-dahan nga lang pala. Balik ulit. Ayan. Madali lang siya matanggal dito, mga lods, pero dapat dahan-dahan lang talaga. Baka mabali tong part na to dito. Ayan. So ganyan muna yan. At dito naman, eto. Ayan. So kung napapansin nyo, yung mga lods, merong magaspang na part dyan. Pupukin lang natin yung part niya na walang magaspang, mga lods. Eto dito. Para madali siyang lalabas. Huwag natin pupukin dito sa may magaspang na part kasi matatagalan tayo sa pagpukpok niyan or pagpapalabas na ito. Tapos matatanggal na natin ang kanyang slide, mga lods. Ayan. Ito nga pala ito. Ayan. Ang pagbalik lang din nito, mga lods, is ganito. Ayan. Dapat ganyan. Napakasimple lang. Wala naman siyang spring dito, mga lods. Ayan. So, hindi tayo mag-worry niyan. Ayan. Ang kanyang lower receiver. At ito, rod ito ng slide lock. Pwede hindi na natin yan kailangan tanggalin, mga lods. So, ito nga pala ang kanyang buong mechanism, mga lods. Kanyang trigger system. At yung kanyang air pump sa loob. At cylinder. So, medyo tricky din ang pagkagawa na ito, mga lods, para tanggalin natin. Ang una kong ginawa, mga lods, para matanggal to is tanggalin muna itong kanyang metal outer barrel. Ayan. So, make sure nga pala, mga lods, kapag ibalik na natin to is itapat natin itong mga malalaking ngipin dito sa part na to dito. At huwag itong maninipis ng ngipin dito sa harapan. Kasi ito, for silencer ata yan. Pero wala naman siya kasamang silencer. Ayan. Para mag-fit in siya ulit. Kasi kapag ito, hindi yan nag-fit in. Ayan. So, set aside. Tapos, ang ginawa ko, mga lods, is pinush ko tong part na to sabay hatak sa dalawang pakpak na to dito. Ayan. Ayan. Push lang paangat. Tapos hatakin tong part na to dito. So, madali na lang siya nabuksan, mga lods, kasi nabuksan ko na siya kanina. Tapos itong part na to dito, hatakin lang natin tong pakpak na to dito. Ayan. Tapos sabay hatak dito sa kabila. Ayan. Tapos natanggal na siya, mga lods. Ayan. So, ito nga pala ang kanyang slide at ang loob ng kanyang slide lock. Itong part na to, yan ang naglalock ng cylinder. Ayan. Para magstay in place yung cylinder kapag kinakasana natin siya. So kapag nabali itong part na to dito, mga lods, or itong part na to dito, magma-malfunction ang kanyang cylinder. Ayan. Pero hindi ko pa naranasan yun, mga lods. So hopefully hindi masira. Ito nga pala ang kanyang spring dito. At yun nga, metal barrel siya, mga lods. I think meron siyang half up sa loob, mga lods. Tingnan natin. So ito, push lang natin to, pull lang natin. Ayan. Tapos ayan, natanggal siya. Hindi talaga perfect na pagka-circle yung part niya dito sa likuran. Ayan.
parang half-up siya dyan sa likuran. So, natatanggal lang din to. Ayan. Tapos, kung gusto nyo, pwede nyo pang i-unscrew yan para makita nyo yung nasa loob mga LODs. Madali lang naman ibalik. So, ito nga pala ang kanyang trigger mechanism. Ayan. Natanggal ko nga pala to. Ito. Ayan. So, ganito siya magpa-function sa loob mga LODs. Uy. Ayan. Make sure lang na hindi yan matanggal dyan. Ayan. Tapos, ito naman ang kanyang trigger hook dito. Ayan. Kasama niya yung spring sa gilid. Ayan. So, basically, mga LODs, kapag merong nasirang part dyan, hindi na magpa-function itong kanyang piston lock. Ayan. Kapag ito nabalik, syempre, hindi na yan gagalaw dito. Ayan. Tapos, maganda din kasi metal yung kanyang rod dito mga LODs. Kaya hindi madaling mabali itong part na to dito kapag palagi tayong nagpo-pull ng kanyang trigger. Tapos itong part din niya dito, metal din, metal rod din. At ito rin, metal rod din. Ganyan sa kabila. Kaya hindi sila madaling mabali. Ang madali lang mabali na itong mga LODs is itong part na to dito. Pero I think hindi naman yan palaging maaalog or masasagi. So ito nga pala ang kanyang spring. So ang haba ng kanyang spring mga LODs is naampas ng 2.5 inches. So ang kanyang outer diameter nasa malapit na mag 1/2 inch mga LODs. Ayan. At medyo makapal din siya mga LODs. At matigas. Ayan. Nakikita niyo talaga na nilalakasan ko yung pag pindot ng kanyang spring. Ayan. So, hindi din basta-basta yung kanyang spring mga LODs. Sa loob naman is napaka-greasy. Ayan, daming oil. Which is maganda din for compression. Takpan nga natin itong kanyang nozzle. Maganda din ang kanyang compression mga LODs. Ayan, kita niyo yung bumabalik ang kanyang piston sa dati. Kasi nagko-compress yung hangin dyan tapos babalik ulit pag bibitawan ko. Ayan. Maganda din ang kanyang compression. I think dahil yan sa kanyang rubber. Eto. Piston rubber. Ayan. So, tandaan lang natin tong part na to mga LODs. Ayan. Kasi kapag nasira yan, tendency is hindi nakakagat itong part na to dito sa piston hook catcher. Ayan. Hindi na yan kakagat yan kapag nabali itong part na to. So, ang purpose niyan mga LODs is para kumagat yan dito. Ayan. Tapos eto, nakaganito yan dyan. Ayan. Para bumaba itong kanyang piston mga LODs kapag nailagay na siya dito. Ayan. Hindi siya aangat. Ayan. Kasi kapag wala na yun mga LODs, kasi kapag wala na to, aangat itong piston niya. Gaganyan yan sa part na to dito. Habang nakalagay ito. Ayan, aangat yan. Tapos hindi na magka-catch itong piston catch, itong kanyang piston hook catcher. So, para maiwasan natin itong masira mga LODs, dapat ibalik natin ito ng wasto. Dapat itong part na to, ayan, is nakababa. Ayan, madali naman siyang ilagay. Dapat lang natin yan tandaan. Dapat ganyan ang itsura. So, pwede natin itong i-upgrade ang kanyang piston. Lagyan natin ng plastic dyan sa loob para magkaroon ng malakas na compression mga LODs sa kanyang spring. Gaya ng ginawa ko sa Q1 ko mga LODs. Pero nasa sa inyo niya yun mga LODs kasi tendency baka masira. Ayan. So, balik ko na siya sa dati. Lagay muna natin to.
Ayan. Dapat magtapat yung mga butas na dyan. Daan-daan lang. Ayan. Tapos eto, slide lang natin pabalik mga lods. Make sure natin na papasok itong part na to dito sa loob. Dapat hindi ganyan. Dapat get nito. Tapos eto, dapat papasok din tong part na to dito. Para hindi tayo mahirapan. Tapos i-push lang natin sabay bukas ng mga pakpak niya dito sa gilid. Na kanya slide handle. Ayan. Tapos push natin to dito. Ayan. Ayos na siya mga loads. Ayan. Ayan, check natin. Ayos naman. Bago muna natin to ibalik mga loads, lagay muna natin to. Ayan. Tapos dahan-dahan lang. Ayan. Pakiramdaman natin na nag-fit in na yung mga parts sa loob. Tapos unahin muna natin to mga loads. Dahan-dahan lang din. Pakiramdaman lang natin na pumapasok siya. Ayan. Tapos i-adjust natin kung hindi siya pumapasok. Huwag natin masyadong pukpukin ng sobra mga loads. Kasi ang tendency niyan, hindi na to gagalaw tong kanyang slide catcher. Ayan, umangat na siya. Eto. Lagay ulit natin to. Tandaan natin tong part na to. Ayan. Diyan ko siya nilagay. Ayan. So, ayos siya. Parang bago ulit mga lods. Balik lang natin to. Eto. Parang bago lang mga lods. Ayan. Ayan. Pasensya nga pala mga lods. Di ko nga pala naipakita kung paano to tanggalin dito. Ito nga pala. So, pupukin lang natin tong manipis na metal rod dito ng isang metal rod din. Ayan. Na nag-fit in dyan. Ayan. Naitagal na. Tapos, eto. Hanapin lang din natin yung magaspang na part. Ayan. Huwag natin pukpukin dyan para hindi tayo mahirapan sa pagpapalabas nito sa kabilang side. May tatanggal na siya mga loads. Ayan. Wow. Meron nga pala siyang metal na papabigat sa loob. Ayan. So I think mahaba yan dyan sa loob mga loads. Tapos itong kanyang magwell. Ayan. Tapos itong part na to, nakakabit yan dito mga loads. Ayan. So, sa pagbalik na itong mga loads, lagay lang natin to dito. Ayan. Ayan. Tapos, lagay natin to. Ayan. Ganito nga pala siya tingnan kung wala ang kanyang magwell. Ayan. Parang kulang mga loads. Maganda talaga kung meron siya nito ang kanyang magwell. So, that's it for this video mga loads. Hopefully, meron kayong natutunan sa video na to. At please give this video a like para marami pang makapanood. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe at i-click na mo yung notification bell para mabisuan ka susunod ka pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.